Oh, problema. Problema lang yan. Hindi yan ano. May awa tulong ang Diyos. Gusto ko talaga maging mami. Lagi ko talaga pong dasal sa Diyos na pagbigyan kaming maging parents. Pero sabi nga po ng doktor, hindi possible. Kasi nga po, transplant ako, possible magkaroon ng diferensya si baby. After ko pong graduate, wala na po ang ginawa ko, hindi uminom, bisyo, alak, yosi, basketball sa hapon, hanggang madaling araw na puno na lang po ganun. Yun po yung buhay ko bago po ako maanim sa Iglesia ng Diyos. Sumiling nga po ako sumama sa mga taas-taas ng kamay, mga ganun. So, born again. Puro, nakita lang ako ng brother ko, inayaan niya ako na magdoktrina. So, doon ko po siya talagang unang nalaman yung sa dating daan po. Nakapakinig po ako ever since nung nag-start na po may mag-live-in ni Sis Alaine, 2009. Tapos, every time na pagtapos po namin sa inom, nililipat po namin dun sa channel kung nasaan si Brad Ellie. Nagiging pampatulog na po namin yon. Parang naghahanap na kasi talaga kami ng parang katahimikan sa buhay. Parang kasing nagsisimba pa kami, pero hindi na kami nagsasign of the cross. Kasi nga po, parang lagi namin naririnig yun gabi-gabi na yung pagsasign of the cross wala talaga sa Biblia. May prayers kami, sabay pa kami nagpe-pray na parang hanapin yung tamang way. Parang kung saan kami mananahimik. Hanggang sa yun nga po, nagkasakit ako. Parang yun po yung ginamit sa akin eh, para mas makilala ko siya at lumapit ako talaga sa kanya. Hanggang sa, yun nga po, dumating sa point na sabi ng doktor, kailangan mo matransplant. May problema ba, ate? Kailangan ko daw ng kidney. Sige, ate. Ako na lang. Kung yun lang yung tanging paraan para madugtungan yung buhay mo, bakit hindi? Nung time po na malapit na po yung schedule ni sa transplant, yun po, nag-usap kami ni Brad Albert na yun, parang hindi ko lang natandaan yung talata, pero may sinasabi siya na kapag ka naanib, may binibigay ang Diyos na healing na talaga ibibigay niya after that. Pero hindi naman yun na nag-basehan ko. Basta maging ligtas lang sila sa operation. Hanggang sa nakapag start na kami ng doktrina, parang 3 more days na lang nilalagnat ako. Tapos, yung two days na lang, parang naging masigla ka bigla. Parang ganun po. Hanggang sa, yun na po, parang may talata nga mo na narinig kami. Yun ang sinasabi sa Biblia, kapatid, na tumawag ako, tumanggi kayo. Inunat ko ang aking kamay, ayaw kayo makinig, kundi inyong iniwi sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Yun na lang yung pinanghawakan ko na baka mamaya may mangyari sa akin. Hindi ako pakinggan. Na bautismohan kami ng January 13, 2017 po. Sa nakaramdam na po ako doon ng kagaangan. Hindi ko po maintindihan, pero sobrang gaan. Sa daming balisa mong nararamdaman sa buhay mo. Para kang nakahanap ng katahimikan. Parang ganun po yung naramdaman namin nung naanib kami. And, ever since po nung naanib kami ni Sis Alaine, malaki po talaga yung difference na problema lang yan. Hindi yan ano. May awa tulong ang Diyos. Gusto ko talaga maging mami. Lagi ko talaga pong dasal sa Diyos na pagbigyan kaming maging parents. Pero sabi nga po ng doktor, hindi possible. Kasi nga po, transplant ako, possible magkaroon ng diferensya si baby. Pero
Lagi kasing may narinig akong salita ni Brad Ellie na magtiwala ka. Ibuhos mo kung ano yung gusto mo. Diretsahin mo siya kung bakit ibibigay niya. February po, 26 ko po nalaman na buntis po ako. Yun po yung hindi ko po makakalimutan kasi po, totoo eh. Totoo po talaga na itiwala mo lahat sa kanya. Hindi kanya bibiguin eh. Hanggang sa pati po doktor, parang nagtaka din na buntis po ako. Hanggang sa, yun nga po, sinubok na naman kami ng pagkakataon. Nagka-COVID naman po kami ng July 2020 po habang buntis po ako. Yun po yung kalagayan ni Brad na sobrang worst po. Magagawa ko lang po talaga dun kahit may sakit ako, ay manalangin lang po talaga siya sa Diyos na gabihan yung mag-in ako na kahit siya yung umaalali sa akin, mapagaling man ako. Yun po yung isa din sa mga pinaka-challenge na sa buhay na dumaan sa buhay po na. Sa awat tulong po ng Diyos, nalagpasan po namin yung mga mabibigat na pinagdadaanan po namin si Manong naanib kami. At sa ngayon, pinagkalooban din po kami ng baby. At healthy naman po si Faith, si baby Faith po talaga. Ngayon po, kami po ay active member ng CAPI at masayang nakakapagpatuloy. Salamat po sa Diyos. Ako po si Sis Alaine. Ako po si Brad MJ Lozada. At ito po ang storya ng aming pananampalataya.